Ang ganda talaga ng kanyang texture, oh. Ang sarap nito na ibuhos na sa ating mga cake, sa ating mga rolled cake. Hi everyone, I'm Chef Emily Peralta and welcome sa isa na namang tutorial, tips and recipes na isha-share ko sa inyo. Alam ko na sa sobrang taas ang mga bilihin ngayon, pati ang mga baking ingredients, ay napakadami ng mga bakers ang gusto mag-give up sa pag-bake dahil nga naman hindi matapos-tapos ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Lalo-lalo na ang ating main ingredients, which is ang cocoa powder. Kaya naman ngayon ay ipapakilala ko sa inyo ang isa sa mga most affordable cocoa powder na meron tayo ngayon dito sa market natin. At yan ay walang iba kung hindi ang ating Casa Bambina Alkalized Cocoa. Aking mga followers and students ang nagre-request sa akin ng murang recipe. Kaya naman for today ay ipapakilala ko sa inyo ang isa sa mga lagi kong ginagamit na cocoa powder. Kaya naman gustong-gusto ko ang powder na ito dahil ito ay 100% pure cocoa. Yes, yan po ay 100% pure cocoa. Wala po siyang additive like sugar or anything else. 100% pure po yan. Although, idinaan natin siya sa Dutch process nang sa ganon ay mabawasan yung kanyang acidity. At hindi lang yon, alam niyo ba na ang alkalized cocoa ay mas maraming healthy benefits na maibibigay sa atin dito? Hindi lang sa nagpapaganda ng pH level natin, mas darker pa ang kulay nito, mas richer ang kanyang pagiging chocolatey, at higit sa lahat, mas madali siyang matunaw sa mga liquid ingredients natin. Kumbaga, mas soluble siya compared sa natural cocoa natin. So, excited na ba kayo na malaman ang ating recipe ngayon? Napakadali lang at napakamura lang. Sa end ng aking video ay papakita ko sa inyo kung magkano ang presyo magagastos ninyo sa recipe natin ngayon. Umpisahan na natin. Para sa ating recipe, kakailanganin natin ang mga susunod. 2 cups of fresh milk. Pwede naman kahit ebap lang ang gamitin natin. 2 cups of Casa Bambina Alkalized Cocoa Powder. 1 and 1/4 cup of brown sugar. 2.5 tablespoon of cornstarch. We have 1/8 teaspoon of salt, 2 teaspoon of coffee, and we have 2 tablespoon of vanilla, and 1/4 cup of our butter. Napakadali lang ng ating procedure. Wala tayong ibang gagawin kundi paghalu-haluin ang lahat ng ating ingredients dito. Siyempre, umpisahan natin ang ating 2 cups of our fresh milk. Ang ating coffee. Tutunawin lang natin lahat ng ating ingredients dito. Siyempre, kasama ng ating brown sugar. Mas gusto ko ang lasa ng aking recipe kapag ka-brown sugar ang gagamitin natin instead of yung granulated sugar. Ang ating cornstarch, siyempre. Ilalagay na rin natin dito. At ang ating bida sa ating recipe, ang 2 cups of Casa Bambina Alkalized Cocoa Powder. Kailangan natin siguraduhin na tunaw na tunaw ang ating cocoa powder bago natin siya lutuin. And ilagay na rin natin ang ating 2 tablespoon of our vanilla extract. Mas pure ang vanilla ninyo, mas okay para mas mabango siya. Pagkatapos, syempre para mas maging intense ang lasa ng ating recipe, maglagay na rin tayo ng 1/8 teaspoon of salt. And make sure to keep on mixing until wala na kayo makitang lumps or buo-buo na cocoa sa ating mixture or sa ating butter. When everything is properly mixed at wala na kayo makikitang lumps or buo-buong powdered ingredients sa ating butter, pwede na siyang ilipat sa ating saucepan. Pagkatapos, isala na natin siya sa medium-high heat na apoy habang patuloy natin ito na imimix. Ayan, so dito na ngayon medyo mangangalay na yung ating kamay kasi hindi ka pwedeng huminto sa kakamix natin dito. You have to keep on mixing and stirring para hindi ka magkaroon ng mga lumpses dyan o buo-buo din sa ating mixture para mas maging smooth ang texture ng ating finished product later on. Alam nyo mula nung nakilala ko, ang Casa Bambina Alkalized Cocoa Powder ay laking tipid na po talaga ang paggamit ko ng cocoa. Para sa mga ibang ingredients na nangangailangan ng affordability, mas ito ang nire-recommend akong gamitin. Kasi naman, hindi lamang sa napakalaki ng difference niya sa mga top selling na mga cocoa ngayon dito, napakadali pa niyang hanapin kasi hindi niyo lamang siya makikita sa mga tindahan o sa mga baking supply store, kundi makikita niyo rin ito sa mga groceries at pati na sa inyong mga palengke. O diba, kahit saan na andon ang Casa Bambina Alkalized Cocoa Powder.
At para mabigyan ko kayo ng idea kung magkakano ang magagastos ninyo sa ating mga ingredients dito, let me give you a little bit of costing sa mga ingredients na ginamit ko. Ating Casa Bambina Alkalized Cocoa Powder, nakagamit ako dito ng 100 grams o nagkakalaga ng approximately 69 pesos. At para naman sa ating milk, kung gagamit tayo ng mga evap, magkakalaga lang yan ng 34 pesos. And for the sugar, since brown sugar lang naman ang ginamit natin dito, it would go for approximately 15 pesos. Ting coffee, yung mga granulated coffee natin, huwag kayong gagamit ng 3-in-1 ha. So yan ay approximately 10 pesos sa magagastos natin. And for the cornstarch naman, for 2.5 tablespoon, that would be 5 pesos. And for our butter, 1/4 cup or 250 grams, nagkakahalaga lamang yan ng approximately 10 pesos. Pwede na kayong gumamit dyan ng mga local butters natin, katulad ng compound butter na pwede natin gamitin dyan. So approximately, sa isang recipe na ginagawa ko ngayon dito, ay makakagastos kayo ng 143 pesos. Siyempre, i-add nyo na rin dyan yung labor cost ninyo or kung ano man naman gusto pa ninyong i-add dito sa ating ingredients. But then again, napakalaking tipid kapag ka itong recipe ito ang ginamit ninyo. Mapapansin mo na mga after 3 minutes of continuous mixing, makikita mo na medyo lumalapot na siya. So, from this part, huwag ka nang hihinto sa pag-mix dito. Keep on mixing at yung apoy mo naman ay alalayan mo na lang para hindi naman siya masunog bigla o magkaroon ng sunog tayo. Kasi, nako, magkakaproblema tayo sa taste kapag ka nasunog natin ang ating recipe. Ang ating recipe ay ideal na gamitin siya na pang-filling, pang-frosting at pwede rin natin itong gawing ganache. Very reliable at saka naman flexible ang ating recipe. So kahit saan pwede natin ito gamitin. Napaka-versatile niya. Actually, ginagamit ko rito ito ng pangpalaman sa mga tinapay o sa mga brioche na ginagawa ko minsan. Sa totoo lang, pati yung mga anak ko, ginagawa na rin nila ito na parang chocolate spread sa kanilang tinapay tuwing umaga. Okay, so ito na siya ngayon. Lumapot na siya after 5 minutes of continuous stirring. Ganito na ngayon yung itsura niya. So, stir pa natin para mas mag-evaporate pa yung iba pa nating liquid na nandirito. So, malalaman mo na ready na siya kapag kaganyan na yung kanyang pagbababo. So, para na siyang volcano or lava na pumuputok-putok ng ganyan. And then, kapag na-reach na yung ganitong texture niya, pwede niyo nang patayin yung apoy. Natin ang ating 1/4 cup of butter. Then keep on mixing until makombine na natin ang ating butter sa ating recipe. The butter will keep make it more shiny, glossy at saka mas magiging malinamnam ang recipe natin kapag ka may butter tayong inilagay. Oh, ayan, 'di ba? Ang ganda na ng kanyang texture. Wow. Perfect. At pagkatapos ay ilipat na natin ang ating niluto sa ating mixing bowl at dito naman natin siya palalamigin. O, di ba? Ang ganda ng consistency niya. Dark na dark. At ang ganda ng pagkakalapot niya. Alright, so ito na yung ating finished product ng ating Casa Bambina Chocolate Ganache and Frosting. O, di ba? Ang ganda. Very dark ang color niya. Very smooth. At ang ganda ng kanyang consistency. Kapag medyo lumamig na ang ating ganache o ang ating Casa Bambina Chocolate Ganache and Frosting, ay takpan na natin ito ng cling wrap dito po sa ilalim po niya mismo, sagad na sagad sa ating ganache. And pwede na po natin siyang i-fridge para pwede natin siyang gamitin the following day. Mas nakita ko na mas maganda po ang paggamit natin sa ating ganache and frosting kapag ka na-i-rest natin ito properly within 24 hours para mas maging malasa pa siya at mas marami pa yung benefits na makukuha natin dito. Siyempre, bigyan na natin ng pagkakataon na matikman kung anong lasa ng ating Casa Bambina Chocolate Ganache and Frosting. Perfect. So, very good talaga ito sa pang-piping, sa pang-frosting, sa pang-fillings, at maraming iba pa na paggagamitan mo ng ating very chocolatey, very delicious Casa Bambina Chocolate Ganache Frosting. So, ano pang iniintay ninyo? Gumawa na rin kayo ng gayetong recipe natin. Abangan naman po natin ang part 2 ng aking recipe na to para naman sa ating assembly at sa ating cake na gagamitin kung saan nababagay ang ating chocolate frosting na ginamit natin today, ang ating Casa Bambina Chocolate Ganache and Frosting na ito. So, I hope na nag-enjoy kayo sa ating recipe today at abangan nyo pa mga susunod pa mga recipes na ibibigay po natin namin sa inyo for free gamit syempre ang ating Casa Bambina. Mura, quality, affordable, delicious at chocolatey flavor ng ating Casa Bambina Alkalized Cocoa Powder. Until my next video, maraming salamat! Bye!